Guys, welcome back to our lesson. So, ayan. Sa board, yan yung lesson natin. Sa totoo lang, limang topics yan na iba-iba. So, dadahan-dahanin natin isa-isa yan. So, nakalagay dyan yung element, electron configuration niya. Pero ibang klaseng electron configuration niya. Yun ang didiscuss natin isa-isa. Valence electron, electron gain or loss, Lewis symbol, ion form. Sa totoo lang, magkakaibang topic to. Dapat iba-ibang discussion. Pero subukan nating paliwanag sa madaling paraan na kaya natin. So, ito na. Sisimulan natin dun sa may electron configuration. So, guys, ito na. Sinulat ko na para mabilis. Maliit lang board natin eh. So, ito yung noble gas configuration. Ano ba yung noble gas configuration? Parang shortcut method. Para rin makita mo yung valence electrons na i-discuss natin later on. Saan siya binabase? Dito sa mga noble gases na yan. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Yan ang mga noble gases. Bakit naging noble gases yan? Sumusunod sila sa octet rule. Ano yung octet rule? Rule of 8. 8 maximum electrons niya outside. Last energy level niya, 8. Pero lang yung helium, helium 2 lang. Kasi yung first energy level, maximum niya lang is 2. Yung 1s2 yan, di ba yung configuration yan? Siya nga pala, huwag ka manonood nito kung di ka marunong ng electron configuration. Ha? Hindi ka makaka-relate sa mangyayari. So, ito na. So, ginagamitan siya ng shortcut niya, yung mga letters ng noble gases. So, pag mga element mo with atomic numbers from 3 to 10, gagamitan mo ng helium configuration. Pag 11 to 18, gagamitan mo ng neon configuration. 19 to 36, argon configuration. 37 to 54, krypton configuration. Ito na. Example. Nitrogen, 7. Saan siya na ano, atomic number niya? Nandito, between 3 and 10. Gagamitin mo helium configuration. So, ito na. Paano mong gagawin mo? So, ito yung configuration niya. Ang tawag niya, ground state configuration. So, 1s2, 2s2, 2p3. Ngayon, ang helium, ang configuration niyan is 1s2. Ayun o, sulat mo nga rin. 1s2. Ayun yun o. Ayun siya o. 1s2. Ayan. So, ang gagawin mo, bibilugan mo yan. Ibig sabihin nun, tatanggalin mo yan. Kill. Kikill mo. At ang ipapalit mo lang, helium. Ayan, naka-bracket. Helium. Babracket mo lang. Ayan din yun yung 2 electrons mo. Helium, tapos kukopyahin mo lang yon. 2s2. Kita pa ba? Ay, di na makita. 2p3. Yun natitira. So, ang second example naman natin, guys, ito. Silicon. Atomic number 14. Hanapin mo siya saan siya. So, ito siya, between 11 to 18, ang gagamitin mo, neon configuration. Ano ba yung neon? Ilan yung electrons niya? 10. So, 10. So, ang gagawin mo lang, ganito lang kasimple. Bibilang ka ng 10 electrons sa unahan. 2 plus 2, 4 plus 6, 10. So, yan yung tatanggalin mo, bibilugan mo yan. Kill. Tatanggalin mo at ang ipapalit mo, neon. Bracket ha, bracket lagi. Neon. Ganon. At isusulat mo lang yung natitira. 3s2. Ay, kamali. 3s2. 3p2. Oh, ganon lang kadali. Susunod naman, ito example natin, arsenic. 33. Saan siya napasok? Between 19 to 36. Ang gagamitin mo, argon. So, argon. Ano yung argon? Ilan? 18. So, ang gagawin mo, bibilang ka ng 18. Ito. 2. Plus 2, 4. Plus 6, 10. Plus 2, 12. Plus, tama ba? 12. Plus, ito pala, 6-2. Kamali. Ayan. 12 plus 6, 18. So, 18 siya.
So, ibig lahat yan. So, ang gagawin mo, bibilugan mo yan. Bibilugan mo. Bibilugan mo. Then, ikikil mo. Kill, bura. Erase. X. So, ano ipapalit mo dyan? Ayun o, yung argon, no? Bracket. Argon. Argon. Tapos, susulat mo. Pero, ito, mag-ingat ka dito. Sa ganito, pagka noble gas configuration na, guys, ang gagawin mo, uunahin mo yung mababang level. So, unahin mo yung 3D10. 3D10. Tapos, susunod mo yung 4S2. 4S2. Tapos, yung last, yung 4P3. Ganun lang yun, guys. So, didiscuss na natin yung mismong nasa module. Hi guys, so ito, tutuloy na natin to. So ito, ito yung nasa module natin. Element, electro configuration, ito yung noble gas, ha? Noble gas configuration ang gagamitin. Valence electrons, electron gain or loss, Lewis symbol, ions formed type. So lahat yan, sasagutan natin ngayon. Limang topics yan, pinagsama-sama nga eh. So challenge yan. Sana maintindihan nyo rin to. Pipilitin natin maintindihan nyo. Again, so unang muna electro configuration, noble gas configuration. Ayan, sinulat ko na. In-assume ko na marunong na kayo at nakinig kayo nung sa unang part. So, again, what are valence electrons? Valence electrons are the electrons found at the outermost or the last level, yung pinaka nasa dulo na configuration. Yung mga electrons na yon, yun yung valence electrons. Ngayon, the periodic table, as you can see, are arranged according to their valence electrons. For example, yung nasa group 1, yung nasa group 1, yung hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, lahat sila, valence electron niya ay 1. 1. Ngayon, ito naman, susunod. Yung beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, lahat naman sila, 2 ang valence electrons. Next, ang susunod naman, yung nasa kabila, sa kabila ka na pupunta, yung boron, aluminum, gallium, indium, thallium, nehorium. So, lahat yun, 3. 3 yun, ha? 3. Valence electrons. Next, carbon, silicon, germanium, tin, lead, terbium. So, lahat sila, 4 valence electrons. 4 valence electrons. Susunod naman, valence electrons, yung nitrogen, phosphorus, arsenic, pababa, para mabilis na lang tayo. So, lahat yun ay 5 electrons ang valence niya. Susunod. Susunod naman yung oxygen, sulfur, selenium, tellurium, pababa. So, lahat naman siya ay 6. 6 electrons. Susunod. Yung fluorine, bromine, pababa, lahat sila, 7 electrons ang valence nila. So, ano ba yung papatayan natin ng valence electrons? Ito ngayon yung gamit niya, no? Guys, oh, itong noble gas configuration, yan yung valence electrons, yan. Kahit tingnan mo doon mamaya, no? Yan mo, valence electrons. Ano nga yung valence electrons niyan? Ayun, oh. 2. Tingnan mo, nasa table. 2 valence electrons. Next. Ito naman, 2 plus 1. Ilan yun? 3 valence electrons. Susunod naman, 2 plus 5. 7 valence electrons. Diba? Ang ganda. Ito yung gamit niya, noble gas configuration. Next, ito naman, nasa dulo, 2 valence electrons. Ito naman, nag-iisa, 1 valence electron. So, ganun lang yan. Valence. So, may sagot na tayo. Next.
electron gain or loss. Ano naman yan? So, ibig sabihin, lahat ng element, gusto nila maging noble gas. Noble gas. So, ibig sabihin, pangarap nila na maging noble gas. So, ibig sabihin, anong magiging gain or loss niyan? Ito, gusto niya maging helium. Helium. So, ano mangyayari sa 2 electrons niya? Pwede niyang ibigay. Pwede niya ibigay. Kahit kaninong element na gusto tumanggap. Kung compatible sila. So, ito ngayon. 2. Wait. Patayin ko muna electric fan. Bukas pala mula kanina. Iba talaga pag live eh. Mainit kasi dito. Again. Sa derecho na to. So, sana hindi may ingay electric pan. Okay. So, ito na. So, sana tayo. Dito na tayo sa electron gain or loss. Sa pangarap niya, mag-helium lang. Pwede niya ngayon bitiwan tong dalawang electrons niya. So, it will lose 2 electrons. And 0 gain. Ha? Next. Tsaka nga pala, ang technique dyan, pagka metal siya, tagabigay yun. Tagabigay. Nagbibigay siya ng electrons. Metal yun. Ang tagatanggap naman yung mga non-metals. Kaya dapat alam mo na yung mga lesson natin na metals at non-metals. So, ito next. Ito naman. Ang boron exemption to the rules to. Nandito siya nagbanda sa non-metals, di ba? Pero, ang tawag sa kanya, metalloids. Parang metal, pero hindi metal. So, ibig sabihin, magbibigay din siya. So, it will lose 3 electrons. 3 electrons. And 0 gain. Para marating niya yung noble gas configuration na helium. Okay na siya sa helium. Bibigay ko na lang yung 3 electrons ko. Parang ganun lang. Next. Ito naman. Neon. Ito, ano? Para maging noble gas siya, 7 siya, oh. 7. Ilan na lang kailangan niya para maging argon? Ang argon, 18. Kailangan niya lang isang electron. So, kailangan niya lang mag-gain ng isang electron. 1. 1 electron to gain. Tapos naman, ang loss niya, wala. 0 loss. So, mararating niya yung argon na configuration. So, yun yung sinasabi ko na magiging stable na siya pag nakakuha siya ng isa pang electron. Pag bonding natin, dun yung malalaman ng gusto yan. Next. Kasi nga, magkakaibang topic to eh. Pinasok sa isang ano eh. So, tirayin na natin. Susunod naman, eto, neon. 2 electron. Ano siya? Metal siya oh. Metal. Tagabigay yan. Bibigay niya yung electron niya. So, ibig sabihin, mawawalan siya ng 2 electron. Ang gain niya, 0. 0 gain. Bibigay siya, metal siya. Diba? Doon siya sa metal yun. Magnesium mo yun nga, nasa metal siya. Next, potassium. Ito, potassium guys. Okay. So, pag tinignan mo, ito 18 to argon eh. S1. Magiging argon siya, magiging stable siya kung itatapon niya itong isang electron. So, it will lose, 1 electron. Pero 0 gain siya. Hindi siya tatanggap eh. Siya magbibigay. Ngayon, ang Lewis symbol naman. Diretso na to eh. Totoo lang, dapat nga nandito to eh. Pero, diretso na natin to. Lewis symbol. Ito. Ang Lewis symbol naman, ginagamitan ng dots. Yung mga valence electrons. For example, beryllium. Tingin dito sa taas na lang ha. Beryllium. Ilan ang valence electrons niyan? 2. So, pwede ka dito maglagay. Isa. Gitna lang ha. 2. Yan ang Lewis symbol mo. Pwede rin naman kahit saan eh. Sa totoo lang, pwede rin gento. Sa taas. Sa taas. Tama rin yan. Tama rin yan. So, pwede rin naman
pwede rin ganito. As long na dalawa siya, as long na dalawang dots, yan ang gagamitin natin sa banding, guys. Pag nag-banding na tayo. So, beryllium, 2 valence electrons. Beryllium, 2 valence electron drawing mo. Ayan. Dalawa. Ganun lang kasimple. O, next. Susunod naman natin. Boron. Ilan yung valence electron? 3. Boron. 3. 1, 2, 3. Ganun lang. Pwede rin naman 1, 2, 3. Ganun. Basta tatlong tundok, ha? Huwag ka lalagpas doon. Yun ang valence niya. Susunod, chlorine. Chlorine. 1, 2, 3, 7 kasi. 4. Paparisan mo ngayon. 5, 6, 7. Oh. Ayan o, oh, makikita mo na meron siyang kulang na isa. Ayan o, oh. Yan ang kanyang Lewis symbol. Nagagamitin nga natin sa topic natin susunod. Magkakaibang topic to eh. Napagsama na. Again, susunod naman, magnesium. Ilan yung ano ng magnesium? 2. 1, 2. Ganun lang. Ganun lang yung Lewis symbol niya. Ini-indicate lang niya yung valence electrons. Next. Susunod naman, krypton. Ha? Ah, potassium pala, krypton. Potassium. Ilan yung valence electron? 1. Isang dot lang. Ayan lang. Tapos na. Oh, yung last naman tayo, ions form. Eto guys. Ang ions form, sasabihin mo lang kung siya ba ay positive or negative. So, may dalawang klase ng ion. Cations at saka anions. What are cations? Positively charged ions. Yung letter T, sulat ko na nga. No. Cations. Cations. Pwede na cations. Yung positive, oh. Positively charged ions. Charge. Mayroon ng maliit ang board talaga. Oh. Anions. Ito, tatanda mo dyan yung letter N. Negative. Negatively charged ions. Ayan. So, sasagutan na natin doon sa ions form. Tingin dito. So, ano kayo niyan? Sa mababase yan? Babase mo yan kung metal ba siya, non-metal siya, tsaka sa kanyang valence electron. For example, beryllium. Ano magiging ions form yan? Beryllium. Okay. Classify muna natin siya kung metals o non-metals. Kaya dapat nasusubaybayan mo yung lesson natin. Beryllium. Metal siya. Ibig sabihin yan, magbibigay siya ng 2 electrons. So, beryllium, 2 plus. Ha? Beryllium, 2 plus. Yun yung ions form niya. Ngayon, ibig sabihin, ano ngayon ang magiging type niyan? Cations or anions? So, pag sinabing cations, they were loose. Bare electrons. So, ang tawag dito, cations. Dahil mawawala sa kanila yung dalawang electrons na yan. Next, boron. Boron nga. Ang boron naman, anong classification niyan? Hindi siya metals, hindi siya non-metals, pero metalloids may in between. So, ito kayo, anong classification niyan? Bibigay niya pa rin ang kanyang electrons. Ito nga, sa gain or loss, eh, di ba? It will lose. Kaya ang simple niya, B plus ano? Or B, 3 plus. Beryllium, 3 plus. Next, anong tawag sa kanya? Cations pa rin.
Cut yuns. Next, eto naman. Tingnan mo, chlorine. So, ano mangyayari ngayon sa kanya? Chlorine, ano mangyayari sa ano niya, sa ions form niyan? Eto boy. Chlorine. Chlorine minus. Bakit naging minus? Minus 1 yun eh. Ayun o. Ibig sabihin, tatanggap siya ng isang electron. Baliktad niya, no? Sign, positive yung isa eh. Nagbigay eh. Pero ito, ibig sabihin, no? Positive, it will lose. Ito naman, it will gain negative. Cl minus. Ang tawag dyan, anions. Next, magnesium. Ano ba siya? Metal or non-metal? Metal siya. So, leader yan. So, Mg. 2 plus. 2 plus. Yung iba ginagamit, plus 2. Pares din naman yan. Oh, Mg 2 plus. Ngayon, ano ko siya? Cations or anions? Ha? Cations siya. Positive. Cations. Now, next. Ito naman. Potassium. Metal ba siya or non-metal? So, ano siya? K. Plus. K plus lang ang kanyang ions form. Ngayon, ang gagawin mo na lang, yung cations or anions ba siya? Metal ba siya or non-metal? Nandun siya sa kabila, kaya metal siya. So, siya ay cations. So, yun. So, sana na-gets or na-intindihan. Lipat ako. So, yun lang. Kasi mahirap talaga pagsamahin yung topic na to. Limang topics yan, guys. Pero, ginawa ko naman lahat. Paalala kayo. Umintindi. Thank you.